Hello, yun po. So, trending po ngayon sa Twitter si dating COMELEC Chairman Andy Bautista. O, dahil po sa kanyang tinweet na mananaig ang liwanag sa dilim. O, unang tingin mo, parang Lenny yung basa. O, yun pala, Lent. Yun, kasi po, Lenten season po ngayon. Okay? So, marami po ang na-trigger kasi po, parang pinaghahalo nitong si Andy Bautista yung pong politika dito po sa isa sa mga pinaka-importanting religious season para po sa mga Katoliko. Kaya marami po ang nagalit. Pinost na din po ito ni Coach Jared, ni Daryl Yap, dahil hindi sila natuwa kasama po ng mga ibang netizens. So, nagpaliwanag naman itong si Andy Bautista. Sinabi ko lang, nananaig ang liwanag ni Kristo sa puwersa ng kadiliman sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. O marami kaagad ang na-trigger. Yun po yung kanyang sinabi. O nga naman, tungkol nga naman sa pagkabuhay pala. Kasi yung Easter, di ba, malapit na. Although sa April pa yon, advance lang kasi mag-isip itong si Andy Bautista. Kaya nagpo-post na siya about sa Easter kahit mga ilang weeks pa. Di ba, sa April pa, yung pong Easter Sunday. Yun, advance kasi. O, pero anyway, seriously. O ako po kahit ikailaman niya no, kahit 'di ba, kahit i-deny or kung ano man sabihin, very obvious naman po na may halong political na mensahe yung pong kanyang post, 'di ba? Buti pa sana kung yung post niya ay nanggaling sa isang pare, sa isang pastor, sa bishop o sa kung saan man, sa mga Bible verses na mga Twitter ganun. Hindi po nanggaling po sa kanya na alam naman po natin na isang political na person at very much involved doon po sa kampo ni Lenny. So alam po natin na yung mga post niya ay mostly po may halong political. So mahirap po niyang i-deny, mahirap po niyang sabihin na ito po ay purely religious lamang. Medyo obvious naman po talaga doon po. Maraming nga nagsasabi bakit daw ganun yung itsura, parang horror movie, ano daw yan, Exorcism of Lenlen Rose, yun yung mga sinasabi nung iba sa Twitter, kaya ganun. Pero anyway po, sa akin lang ang pangit kasi na pinaghahalo yung politika sa relihiyon, kasi it comes back doon po sa parang mindset ng ilang nandun sa kampo ni Andy Bautista, ng ilang mga supporters ni Lenny, na this is a battle of good and evil, na kami yung mabuti, kayo yung masama, diba? When the truth is, meron pong masama dun sa magkabilang kampo, meron pong mabuti dun sa magkabilang kampo. Yun po yung realidad po ng politika po sa bansa po natin. Diba? May mga kanya-kanya po yan. Na hindi po lahat masama, hindi din po lahat malinis. Pero kung umakto yung iba, na hindi kami lang yung tama, kami lang yung ano, kayo mga mali kayo, makasalanan kayo, mali. Sa totoo lang po, on both sides, meron pong mga hindi mabubuti. Meron din namang mahuhusay at mababait. Diba? So yun po yung katotohanan po dyan. Kaya hindi po nagre-resonate sa ordinaryong Pinoy dahil masyadong holier than thou. Sinabi po yan ng mga dati po nilang kasama dyan sa Liberal Party. Na ganun na minsan na parang tayo lang yung ano alam naman natin na sa politika, you get your hands dirty. Na talagang wala, mahira po, wala pong bibihira po yung mga ano na walang bahid na kahit ano. So, pumapasok na naman po ito sa naratibong ganun. Na si Lenny parang ginagawang santa. Parang ginagawang ganun po ganun lumalabas na siya yung kinokonekta sa mga themes ng relihiyon. Ang pangit, hindi po maganda. Kumbaga, hayaan na po natin yung relihiyon. Huwag na nating guluhin doon po sa politika. In as much as alam naman po natin yung mga ibang relihiyon nakikialam din sa politika, 'di ba? Yung Catholic Church, maski yung INC, maski yung iba, 'di ba? Pero kumaga hindi po panahon ng eleksyon Kumaga let our people po practice yung kanilang relihiyon nang hindi pinapasukan ng mga mensahe nang galing sa mga political camps. So, ayun, and yung mga iba po, sinasabihan to si Andy Bautista na umuwi daw sa bansa, harapin yung mga akusasyon laban sa kanya. Ang sinasabi naman ni Andy, wala naman akong kaso dyan.
Pwede naman ako umuwi, kaso ayaw ko kasi baka ma-persecute ako, baka maharas daw siya dito. So tingnan po natin. Pero yun nga, talagang pinag-usapan po yung kanyang post kasi ganyan na naman, hinahalo na naman yung relihiyon sa politika. So sana po, huwag na lang, sana umiwas tayo sa mga ganon. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Bye-bye.